Hi guys, meron po akong i-share po sa inyo. Tignan ko lang kasi, meron pong mga pantanim dito na sibuyas. Ito po, maliliit. So, kailangan lang po natin ito. At saka po yung bagaso. Ayan. Bagaso ba yan? Bagaso ba tawag dito sa Pilipinas, ano? Tagalog? Ayan. Bisaya kasi. Tapos, kailangan po natin ng plastic. Kahit kung anong plastic. Yung ganito. So, ang gagawin ko po is, maglalagay lang po tayo ng bagaso dito. Pwede po yung, yung pangalan nito. Mousse ba yun? Yung nakukuha po sa, sa kahoy. Yung green, anong tawag nun sa atin? Mousse. Yun. Ang kanong tawag nun. Marami po kasi yung sa gubat. Yung dumidikit na dumidikit sa kahoy na patay na kahoy yung green yun, pwede po yung gamitin. So ito po, kailangan nyo lang po yung lagyan ng tubig ng kante, huwag naman po yung basang-basa, yung parang mag-moist lang po siya. So ayan, pwede na to, ganyan lang po madami. So ayan, huwag naman pong ubos, punuin. Kasi kailangan mo pa. So, ang gagawin ko is, sobrang liliit po kasi nito. Pwede naman po yung malaki ng konti. Meron malaki po dito, kailangan po sa Pinas. Ayan, tanggalin nyo lang po yung mga sa dulo. Ayan. Nakikita nyo ba? Yun. Tapos, meron po yung sa, sa Pinas, yung maliliit. Yun, pang tanim po yun eh. Yung mura lang. Na maliliit. Mura binibenta na alam ko meron yun eh. Yun, pwede po yung gawin. So, magkakaroon po kayo ng, hindi na po kayo bibili ng dahon sibuyas. Pwede nyo lang po siyang putulin ng putulin. So, tutubo naman po yun. So, kasi diba, mano tayo sa sibuyas sa Pinas. Tsaka mahal din pag bibili. Yun na lang yung yung gagawin nyo. Kasi dito po, may greenhouse po, so okay lang. Hindi, yung mga binibenta. At saka pag summer po, sobrang, daming malalaking farm dito na magtatanim. So, wala pong problema sa sibuyas. Sobrang mura po yung sibuyas dito. Minsan po, nagpa 20, 25 per kilos na lang, 20 pesos. So, imagine that. Meron bang 25 pesos na kilo doon sa sibuyas sa atin? Wala, di ba? So, ito. Pag ganito, tinatanim nila. Ang dami nito, ilang peraso to. Sa matyaga po, dun po yung mga tao dito magtanim. So, minsan po yung iba, kunwari, nasa village po, hindi na po sila bibili. Kasi during the summer po, dami nilang tinatanim. Tapos, ini-store lang po nila yung mga tinatanim nila. Tsaka pag, wala po din silang problema sa karne. Kasi, pag during na meron silang tawag dito sa biatchka. Mag-iihaw po sila ng iihaw. Magkatay pala, Bisaya din. Magkakatay po sila ng isang baboy, tapos gagawin nila lahat ng meron doon. Gagawin nilang sariso, gagawin nilang smoke, tapos ilalagay nila, i-store po nila doon. Kasi para po, meron po silang kakainin pag winter. So, hindi na po sila masyadong bibili. Yung mga lang, konti-konti lang. Ano yun po yung mga tao dito na nasa, mga bundok. Hindi naman bundok. Bundok na yung tawag sa atin. Pero, usually, hindi. Villages. Yan. Sa bukid na walang papel. Ayan. Yan. Tsaka dito po, meron, po talaga sila ng mga traditional po. Meron pa po sila. Hindi nagbabago simula. Hanggat ngayon, meron pa rin po lahat ng mga traditional event nila.
So, ngayon po, ito na, meron na po ako, yan. So, ilalagay niyo lang po dito, ng isa-isa. Susugurin lang po, nakatayo yung ano niya, yung parang patubo doon. Huwag niyong pahiga, dapat ano siya. Papaganyan po siya, yan. Eh, sobrang liliit mo kasi nito. Meron po malalaki nito eh. Hindi kasi pwede mo pumunta dun sa, ano, mga bilihan ng mga pang-garden. Kasi, ano, lockdown po. Ano ba itong lockdown na to? 3 months na, lockdown pa rin. Kaloka. So, hindi kami pwedeng pumunta doon. So, nakabili ako nito sa groceries lang. Kasi okay naman yung pong grocery. Ayun. So, limited lang. So, meron, madami po akong mga ginawang seedlings ngayon. So, you will see. So, ito po, tutubo po to ng mga yung green onions po. Ayan. So, magkakaroon na tayo ng sibuyas dahon. So, hindi na ako bibili. Meron ako. Pero kaso lang ito, kasi maliliit. Pwede nyo naman pong lagawin din yun sa malaki. Tapos, anuhin lang po nyo ng tubig ng konti para mag-moist siya, magpabasa po siya. Huwag naman pong masyadong lunurin kasi nalalanta. Eh, nalalanta ba yun? Na, basta nalalata. Ayun. Sa Bisaya, nalata. Yung po sa Tagalog. Kalimutan ko na. Ayoko na kasi magsalita ng Tagalog na ano. Naisipin pang madami. Pero, siyempre, madami din naman Tagalog sa Pinas. So, kailangan ko mag-Tagalog. Para naman nakakaintindi ng mga kaibigan ko mga Tagalog. Especially kay Dorothy. Ayan po, Bea, gawin mo to. Shout out. Ayan. So, hindi ka na magtatali, magagal. Ayan po. Okay? Hindi pwedeng ano. Ayan, kita niyo po. Ayan. Puno na siya. Punuin niyo lang po to. Yung i-ano niyo lang. Tapos, lagyan niyo ng konting tubig. Meron po nito. Spray niyo lang po. Para po, ano, mga ilang araw lang po ito, tutubo nito, makikita niyo. Ayan. So, we will see. So, ilagay ko lang po ito dito sa may, ano, bintana. Kasi, maliit naman yung po itong apartment namin. Flat namin. So, hindi imam siya sa, ano, sa kuhinya. Kaso lang, pag sa labas, matay. Ayan. Ayan po. Ganyan po yung gawin niyo. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo mga ano. So, guys. Ito na po. After 2 weeks, meron na po tayong sibuyas. So, guys. Ang ginawa ko po nito is nilagay ko po lang po sa bintana. So, huwag niyo pong sabihin sa akin na wala po kayong matataniman, lalong-lalo na po sa Maynila. Alam ko po kung paano mahirap doon. Kahirap magtanim ng mga halaman po doon. Ito guys, nilagay ko lang sa may bintana. Ulit-ulit to. Makakabili po kayo ng sibuyas, di ba? Yung mga maliliit na parang kumpul-kumpul. Yung hindi isang buo. Yung, alam ko po, merong gano'n na mabibili sa Pinas. Yun po, pang tanim po talaga yun. Since na mahal yung sibuya sa atin, so binibenta yun. Ayun. So yun po, pwedeng-pwede nyo po. Mas maganda nga po yung gano'n. Gano'n kalaki yung gagawin nyo. Kasi malalaki yung tubo niya. Ayun sa akin, yung maliliit na sibuyas. Kasi super liit niya. Ayan o. Pang tanim po talaga to ng first na ano, pang tanim. Yung isang farm na ano. Cedar po ang magtatanim nito. Kaya ganito po kaliliit. Hindi po manual. So, ganyan po kaliliit. Wala po akong makita ng malalaki ng konti dito. Kasi meron naman pong ganun kalalaki yung malalaki ng konti dito. So, ayan guys.
I hope nga meron na kayong mga idea. Kasi po, alam ko, sobrang mahal ang sibuyas dahon sa atin. So, ito guys, super tipid kung gagawin nyo. Super tipid po as in. Ayan po. Kasi dito, hindi na naman problema yung sibuyas po. Kasi sobrang mura lang sibuyas dito. So, pero yung sibuyas dahon, mas mahal. Ano, 49, minsan 69 cents o magkano yun, 30 plus. So, limang, ano lang yun, limang stock lang yun. Stock ba yun? Limang piraso lang yun or tatlong piraso, ganun. So, mahal yun. So, ganito yung gagawin. Hindi naman po kasi masyadong, ano, yan, mahal yung sibuyas na buo. Sibuyas buo ba yung tawag doon sa Pinas, Tagalog? Sibuyas bumbay po kasi sa ano namin, sa Bisaya. Ayun. So, o diba, hindi siya, ano, so, huwag nyo na lang pong lagyan ng maraming tubig para hindi po nabubulok. Yan, alam ko na ang nabubulok. Ang tagal ko na kasi hindi nagsasalita ng Bisaya, ay Tagalog. So, ayan. Ayan na po. Basta guys, huwag nyo lang pong masyadong lagyan ng madaming tubig para hindi naman siya mabulok. Makikita nyo naman po kasi, ayan, plastic po yung ginawa. Ay, yung ginawa ko pong plastic ay yung IKEA, sa galing sa IKEA. Pwede nyo pong gamitin kahit na anong klaseng plastic po. Remember, paraan po. O, diba? Super tipid po ito sa mga nanay na palagi nagluluto. Siyempre, yung mga pangluto, yung pang ano natin, yung pagkain natin na ano, Filipino food, parating gusto may ganito sibuyas dahon. So gawin niyo po ito, super tipid po as in, maniwala po kayo. Ayan po, unlimited pa. O di ba, ilagay niyo lang po sa may bintana niyo, at least makakita ng sikat ng araw ng konti. So nabubuhay na po talaga siya. Ayan. So guys, I hope na nagustuhan niyo po itong ginawa ko. Tsaka guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe and huwag niyo pong kalimutan na pindutin po yung all notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong vlogs po. Ayan. So, see you guys. Bye-bye.